Good day po mga ka-smiley. So tapos na ang ating Aerox version 2 standard version. Y-Connect. So ano po ba mga upgrades natin dito? So nagpakabit po si sir ng wireless alarm system. Pero ang ginawa po natin sa kanya is ginawa po natin siyang keyless. Okay? So ayan po, wala siyang susi. Kunin natin yung susi. Ayan. Wala na po siyang access sa susi ngayon. Para siguradong anti-theft po tayo. Ngayon, bubunutin ko po. Ito po ang ating gagamitin. So, on po natin. Double press lang dito sa kidlat. Then yan, mag-o-open na po yung ating motor. Okay. Pagka-off, ganun lang din po. Ngayon, ang maganda dito sa ating fuse box, wala po akong extra fuse dyan. Ayan po, wala tayong extra fuse. Ito pong kulay red na 10 ampere, ito po yung ating all lights relay. Nandito po yung headlight, low beam, high beam, mini driving light, and laser gun, tsaka park light, tail light, and plate light. Tapos ito naman po 15, ito na po yung ating stock horn and ating loud horn. So, ayan po, malinis. Ito yung kanyang positive, number 14 na wire. Para tas naging dalawa po siya dito. Ayan, naging dalawa siya dyan. Tapos ito yung ating extra negative. Ngayon po, ayan, ating plate light. So, i-open po natin. Ayan, di ba po pag in-open na yung susian, dapat ang ating plate light ay buhay na. Pero dito po, sa atin, hindi po. Kasi nandito po tayo sa Yamaha trigger. Ginamit ko pa rin po yung Yamaha technology natin. So, i-open ko. Okay, pakinggan nyo na lang. Yon. Siyempre, yung unang nailaw, na umilaw, preno po yun. Ayan. So, ngayon lang siya umilaw nung nabuhay yung makina. Ayan. So, sama-sama na po siya, pati headlight. So, dito naman po tayo sa unahan. Off ko po muna. Ayan. So, ito po yung ating sa headlight pa rin. Ayan. Ito yung headlight socket natin. Tapos, ito yung sa ating signal light. Tapos, ito po, may maliit po tayo. Ito yung sa ating dual signal light po. Yung dual color po. Yung dual contact na signal light. So, ito yung kanyang headlight. So, niready ko po siya dito sa upuan. So, ito po yun. Dual contact signal light po. Ayan. So, pinagapang lang natin yung wire niya dito sa signal light wire. Tapos, umakyat po siya dito. Tapos, ito lang po yung dulo. Ayan. Tapos, bullet terminal po yung ginamit natin dito. So, para po malinis, para pag ikinabit, okay pa rin siya. Madali lang rin i-troubleshoot. Ngayon po, dito, nilagay ko muna itong laser gun dito. Sinabit ko muna for safety para may demo ko po. Ngayon, itong signal light, itong laser gun natin, so, tig-isa rin po siya ng wire, no? Kasi, nasa labas po kasi ito, naka-setup. So, nakasakit din po siya, tig-isa, left and right. No, ito po yung negative nung laser gun. Kasi ito naman po yung relay ng ating laser gun. Ito naman po yung ating relay ng headlight, park light, tail light, at saka plate light. Nandito na po yan. Kasi ito naman po yung ating relay ng wireless alarm. Okay. Dito ko naman po pinesto ang ating wireless alarm ng ECU niya. Wireless alarm ECU. Tapos ito naman po yung ating horn selector. Ayan. May laser gun. So, ito po yung aking pag-wiring. So, lahat po yan, idinaan ko pa rin dyan sa may hose. So, original hose. Ito po palang wire na ito. Ready po ito para sa kanyang mini driving light. Okay. Naka-ready na po yan. So, ngayon, bakante pa lang. Kasi wala pang mini driving light si sir. Ni-ready ko na rin siya. Ngayon, yung hose na yan, tingnan niyo po sa pataas. Ayan. Wala pong ibang wire na
lumabas. So, isang hose lang siya. Para pagka nag-aayos ang mekaniko natin, mga beloved natin mekanik, hindi po sila nahihirapan, lalong-lalo na pang nagpapalit ng knuckle bearing. Number one po yan. Ayan po. Kaya dito ko po siya inilalagay sa original hose. Binubuksan ko lang po yan. Tapos inilalagay ko po yung sa kanyang, kanyang wire. Ngayon po, ang Aerox version 2 ay wala nito. So, ito po yung trigger ng kanyang laser gun. So, ang itinitrigger po niya, hindi yung laser gun mismo. Ito lang relay. Yan. So, ang trigger nitong switch na to is yung kanyang relay. Okay? So, meron na rin siyang domino switch dito, pero ito, hindi po ito nakakabit. Yun po kasi yung original na pinaglagyan ng laser gun niya. Ngayon, dito po, sa loob, meron po pala tayo doon sa loob, ayun, may nilagay ako doon. Buzzer po yan ng ating signal light. Para may tunog po si customer or tayong rider kapag ka nagbumabiyahe. May tunog po yan, buzzer. Pero mahina lang po yan, hindi siya yung usual na sobrang lakas na buzzer. Para sa driver, buzzer lang po yan para guide lang po natin na hindi tayo, hindi natin nakakalimutan patayin yung ating signal light. Ngayon po, itong wire na to, ang laman po nito ay headlight and park light. So, niready ko na rin po siya ulit para meron na siya, pag nagbago siya nitong left switch na may menu, yung stock switch pa kasi ito eh. Pagka nag-after switch, aftermarket switch na siya, so, pwede ko na kagad ditong putulin para ihiwalay yung headlight and park light. So, nandito na po siya. Niready ko na yan. So, kinuha ko na po yung plate light, tail light, park light ng unahan at headlight. Nandito na po. Yan. Tapos, ito po yung ating diode. Tatlong diode po sa high beam, sa mini driving light na high, tapos yung laser gun. So, kapag nagpassing po yung, pag nagpassing po ito, kapag umaandar na ang makina, tatlo po yung nagpapassing. Mini driving light, high beam ng headlight at saka laser gun. So ito naman po yung ating passing module, menu passing module. So apat na Songle relay po yan, 1, 2, 3 and 4. So ayan po. So ang minodify ko lang po dito, itong switch mismo. Hindi ko po minodify yung dito sa harness. Kasi po, ayan. Hindi ko po minodify itong nandito sa harness. Ang minodify ko lang po yung mismong switch. Kasi para po halimbawa, bumili si sir ng stock left switch ulit, isasalpak niya lang dito. Ibig sabihin po, hindi ko binago yung wirings nito dito sa loob. Stock pa rin po siya. Yan lang, naging modified lang po siya dito. Ngayon, yung Y-connect po niya, opo natin. Yung Y-connect po niya, nilipat ko na po ito, yung positive niya, ayan, yung red wire, nilipat ko na po yan sa ating brown wire. Dito yan sa fuse box. So, ngayon po, ite-testing naman natin ang kanyang menu passing module. So, on muna natin. Keyless mode. Ayan. Then, yan po, kita nyo. Yan. Pagka naka-off ang engine, menu po siya. Yan, start natin. Yan. Ngayon po, kapag ka on na ang engine, passing na po siya. Yan. So, ang pinapassing po nito, laser gun, mini driving light, high beam, at saka high beam po ng headlight. So, ito po yung pinapassing niya, tatlo. Ito po yung kanyang diode. Yan, tatlong diode po yan. So, kaya po wala tayong high beam indicator kasi wala pa yung headlight natin. Nandun kasi kumukuha ng high beam indicator. Tapos, test po tayo ng busina. So, nandito po yung ating switch.
Ayan. So kapag nakalubog, ayan, stock horn po yan. Ayan po. Ayan. Pag naman po naka-off or naka-flat lang siya, loud horn po yan. Passing ko. Ayos. Ngayon po, bubuhayin ko na lang dahil wala pa akong reference dito, buhayin ko na lang po yung laser gun. Ito po yung laser gun natin. Ayan, laser gun. Ngayon po ay ating isa side stand. Ayun, di ba po? Battery saving mode. Naka-switch on po yan, ha? Ngayon po, ang gagawin ko, i-start ko. Ayan. Sakalang po nabubuhay ang mga ilaw pagka umaandar ang makina. Binunot ko pala muna yung speaker ng alarm natin kasi masakit sa tenga. Ito yung ating relay ng stock horn at saka loud horn.